Nagsisimula ang pelikula sa taong 1823, ang pangkat ng mga mangangaso ni Captain Henry, na ginagabayan ni Hugh Glass at ng kanyang anak na si Hawk, ay tumawid sa kabilang gubat. Sa isang ekspedisyon sa pangangaso, ang grupo ay tinambangan ng tribo na Arakara, na naghahangad na iligtas ang dinukot na anak na babae ng kanilang pinuno, na si Pawaka. Isang matinding labanan ang naganap, kumitil ng maraming buhay, at pinipilit ang mga nakaligtas na tumakas para mabuhay. Sinubukan ni Glass na akayin sila para tumakas, ngunit ang kanyang pagkalalaki ay hinamon ni Fitzgerald, na inakusahan si Glass na isang makasarili, lalo na sa pagprotekta sa kanyang anak na si Hawk. Sa gitna ng pag-igting na ito, namagitan si Kapitan Henry, nagtataguyod para sa pamumuno ni Glass, at binibigyang diin ang pangangailangan ng pagkakaisa sa kanilang mga pagsisikap na makatakas. Sa kabila ng kaguluhan, tiniyak ni Glass kay Hawk ang kanyang proteksyon, dahil si Hawk na ngayon ang kanyang nag-iisang pamilya kasunod ng pagkawala ng kanyang asawa. Habang nilalakbay nila ang mapanlinlang na tanawin, ang mga personal na salungatan at panlabas na banta ay sumusubok sa pagpapasya ng grupo. Sa gitna ng kaguluhan, nananatiling determinado si Glass na pangalagaan ang kanyang pansamantalang pamilya, at gabayan sila tungo sa kaligtasan kahit na ang mga pagdududa at pagkakabahabahagi ay nagbabanta sa kanilang mga pagkakataong mabuhay. Ang paglalakbay ay nagiging hindi lamang isang pisikal na labanan laban sa mga elemento at mga kalaban, kundi pati na rin ang isang pagsubok ng katapatan, tiwala at katatagan para sa bawat miyembro ng grupo. Kinaumagahan, sa mungkahi ni Glass, nagpa siya ang grupo na iwanan ang kanilang nag-iisang bangka, na itinuturing na masyadong delikado ang paglalakbay sa ilog, dahil sa mga potensyal na pananambang. Pagdating sa tabing ilog, sinimulan nilang itago ang kanilang mga balat sa ilalim ng utos ni Kapitan Henry. Si Fitzgerald, noong una ay lumalaban dahil sa epekto sa kanyang kabuhayan, ay atubiling sumunod sa ilalim ng panggigipit ni Henry. Pagsapit ng gabi, nag-iisa si Glass sa kagubatan. Sa kanyang nag-iisa na iskorsyon, siya ay marahas na inaatake ng isang oso. Ang tunog ng pakikibaka ay nag-aalerto kay Henry at sa iba pa, na nagmamadaling tumulong. Dumating sila upang makita siyang malubhang na sugatan, naipit sa ilalim ng bigat ng oso, na nagawa niyang patayin ito. Sa kabila ng kanyang kritikal na kondisyon, sinimulan nilang gamutin ang kanyang mga sugat. Inutusan ni Henry ang grupo na i-secure ang lugar sa takot na ang mga katutubong umaatake ay maaaring nakarinig ng putok ng baril. Sa kabutihang palad, lumipas ang gabi ng walang karagdagang insidente, at tinalakay ng grupo ang kanilang plano na magtungo sa Fort Kiowa. Samantala, si Hawk ay nananatili sa tabi ng kanyang ama, na nag-aalaga sa kanyang mga pinsala, habang si Glass ay naghihirap patungo sa bingit ng kaligtasan. Habang naghahanda sila sa kanilang paglalakbay, kailangang labanan ng grupo hindi lamang ang mga pisikal na panganib sa kagubatan, kundi pati na rin ang hindi tiyak na banta ng mga naghahangad na saktan sila. Kinabukasan, nagpatuloy ang grupo sa paglalakad sa matinding lamig na dinadala ang katawan ni Glass. Habang pinabagal ng kanyang kalagayan ang kanilang paglalakad, ipinapahayag ng ilang miyembro ang kanilang pagkadismaya, na nagmumungkahi ng isang mercy killing upang wakasan ang kanyang pagdurusa. Iminungkahi ni Fitzgerald ang marahas na panukalang ito, na nagudyok ng pagprotesta mula kay Hawk. Sa kabila ng kanyang paunang kasunduan, hindi maaaring gawin ni Kapitan Henry sa kanyang sarili na isagawa ang marahas na kilos. Sa halip, nag-aalok siya ng cash reward sa mga sumasang-ayon na pangalagaan si Glass, habang ang iba ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa fort. Si Hawk at ang isa pang miyembro na si Bridger, ay nananatiling nasa likod upang alagaan si Glass, kung saan pinili ni Fitzgerald na sumali sa kanila, sa pag-asang mabawi ang kanyang mga pagkalugi mula sa pag-abandones sa mga pelts. Tinanggap ni Henry ang kaayusan na ito, pinayuhan si Fitzgerald na tiyaking makakatanggap si Glass ng maayos na libing kung hindi siya makaligtas sa paglalakbay. Sa pag-alis ng pangunahing grupo, sinisikap ni Hawk na panatilihing nakikibahagi si Glass sa pamamagitan ng pag-uusap, habang si Glass ay sinasalot ng mga nakakatakot na flashback ng pagkawasak ng kanyang nayon, at pagkamatay ng kanyang asawa sa panahon ng isang ambush. Samantala, sinimulan ni Fitzgerald ang paghuhukay ng libingan para sa kanya, kumbinsido sa kanyang nalalapit na pagkamatay. Habang nag-iisa siya sa tabi ni Glass, sinubukan ni Fitzgerald na patayin si Glass, na inakusahan si Glass na siya ang dahilan kung bakit nanganganib ang buhay ni Hawk. Pinipigilan ni Hawk ang pagtatangka sa tamang oras na nagdulot ng marahas na paghaharap.
Sa sumunod na pakikibaka, nasugatan ni Fitzgerald si Hawk ng malubha, na walang pag-aalinlangan na itinanggi ang anumang kaalaman sa kanyang kapalaran kay Bridger sa kanyang pagbabalik. Si Glass, na walang lakas para pumagitna, ay pinagmasdan na lamang ang paghihirap ni Hawk, habang ang kanyang anak ay namatay sa harap ng kanyang mga mata. Bagamat sinusubukan niyang ihatid ang katotohanan kay Bridger, ang kanyang mga salita ay hindi niya kayang ipalabas na nagiiwan sa kanya na hindi mapigilan ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Hawk. Kinabukasan, ginigising ni Fitzgerald si Bridger sa nakababahalin na balita na papalapit na ang mga arakara, iginiit na dapat silang tumakas. Sa kabila ng pag-aalala ni Bridger para sa kawalan ni Hawk, pinawalang bisa ito ni Fitzgerald sa paniniwalang naka-move on na si Hawk. Iminungkahi ni Fitzgerald na iwanan si Glass, ngunit tumanggi si Bridger, na binanggit ang kanilang pangako na bibigyan siya ng tamang libing. Hindi pinapansin ang pakiusap, walang pag-aalinlang ang inilibing ni Fitzgerald si Glass hanggang sa kanyang leeg, iniwan siya sa kanyang kapalaran na may isang bote ng alak bilang huling bilin. Samantala, si Kapitan Henry at ang kanyang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Fort Kiowa. Pagkaraan ng ilang oras, nagawang palayain ni Glass ang kanyang sarili mula sa mababaw na libingan, at natuklasan ang walang buhay na katawan ni Hawk sa malapit. Dahil sa kalungkutan at galit, nangakong ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng kanyang anak. Sa ibang lugar, naghinala si Bridger kay Fitzgerald at hinarap siya tungkol sa pag-atake. Inamin ni Fitzgerald ang kanyang pagsisinungaling, na nagpagalit kay Bridger, na nagsisisi na iniwan si Glass at Hawk. Sa isang sandali ng paghaharap, inilabas ni Bridger ang kanyang baril, ngunit mabilis siyang pinatumba ni Fitzgerald, na hinihimok siyang unahin ang kanyang sariling kaligtasan. Habang malungkot na iniiwan ni Glass ang katawan ng kanyang anak sa kagubatan, ginagamot niya ang kanyang mga sugat, at ipinagpatuloy ang kanyang nag-iisang paglalakbay. Sa pag-iwas sa mga kalaban na Arakarez, nakahanap siya ng pansamantalang kanlungan malapit sa tabing ilog na nabubuhay sa kakaunting kabuhayan at sa kanyang sariling katatagan. Samantala, sina Fitzgerald at Bridger ay natitisid sa isang nasirang nayon kung saan nakatagpo ni Bridger ang nag-iisang nakaligtas, lihim na binibigyan siya ng pagkain dahil sa gutom. Ipinagtapat ni Bridger kay Fitzgerald ang tungkol sa kanyang nagtatagal na pagdududa tungkol sa kanilang mga aksyon, ngunit tiniyak ni Fitzgerald sa kanya na ang pag-iwan kay Glass ay kinakailangan para sa kanilang sariling kaligtasan. Nagpapatuloy sila, na walang kamalayan sa mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpipilian, habang kinakaharap nila ang malupit na katotohanan ng kaligtasan sa walang patawad na kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, nagawa ni Glass na makatawid sa mapanlinlang na agos ng ilog, determinadong humingi ng kabayaran para sa pagtataksil na ginawa ni Fitzgerald. Ang kanyang paglalakad ay napunta sa landas ni Hickok, siya ang nag-iisang tao na nakaligtas sa kanilang nayon, sa una ay nag-iingat siya kay Glass, ngunit sa kalaunan ay naawa siya dahil sa kanyang desperadong pagsusumamo para mabuhay, at ang kanyang kwento ng panlilinlang sa mga kamay ni Fitzgerald. Si Hickok na kinikilala ang bigat ng paghahangad ni Glass para sa paghihiganti, ay nag-aalok sa kanya ng parehong empatiya at pakikipagtulungan, pagbabahagi ng kanyang maliit na mga probisyon at pagbibigay ng transportasyon sa kanyang kabayo. Samantala, sina Fitzgerald at Bridger ay dumating sa Fort Kiowa, na nagbabahagi ng isang kwento kay Captain Henry tungkol sa pagkamatay ni Glass at pagkawala ni Hawk. Si Bridger, na nabibigatan na sa pagkakasala at magkasalungat na damdamin, ay tumanggi na tanggapin ang pera na ibinigay ni Kapitan Henry para sa pag-aalaga nila kay Glass hanggang sa mamatay. Si Fitzgerald, na sinusubukang itago ang kanyang sariling pagkakasala, ay nakumbinsi si Bridger sa kanilang kawalan ng kapangyarihan upang tulungan pa si Glass na manipulahin ang sitwasyon sa kanyang kalamangan. Bumalik sa kagubatan, sina Glass at Hickok ay nakaharap sa malupit na katotohanan ng kalikasan, na nagtitiis sa isang mabangis na snowstorm. Inaalala ang malalang kalagayan ni Glass, gumawa si Hickok ng isang silungan at ginagamot ang kanyang mga sugat, na nag-aalok ng aliw sa harap ng kawalan ng katiyakan. Sa paggising, sinalubong si Glass ng trahedya nang matuklasan niya si Hickok na binitay ng mga mangangaso ng France. Determinado na itaguyod ang hustisya, pinasok niya ang kampo ng mga mangangaso, na nasaksihan ang masamang pagsasamantala nila kay Pawaka. Sa matuwid na galit, siya ay namagitan, na nakikibahagi sa isang nakamamatay na paghaharap, na nagtatapos sa paghihiganti ni Pawaka at ang mapagpasyang aksyon ni Glass laban sa mga mangangaso, kahit wala siyang personal na galit sa mga ito.
Ang susunod na araw ay nagdudulot ng higit pang panganib dahil natagpuan niya ang kanyang sarili sa ilalim ng pag-atake ng tribo na Arakara na nahaharap sa isang napakasakit na aksidente habang ang kanyang kabayo ay bumulusok sa isang bangin. Himala na nakaligtas siya sa pagkahulog, gumawa siya ng kanlungan sa ilalim ng bangkay sa kanyang nahulog na kabayo, at kinain niya ang laman ng kabayo dahil sa isang desperado na kalagayan para mabuhay. Sa pagbubukang liwayway, nagising siya sa isang tanawin na puno ng panganib at kawalan ng katiyakan, ang kanyang katatagan ay sinubukan ng mga pagsubok ng kalikasan at mga pakane ng kanyang mga kalaban. Gayunpaman, pinalakas ng apoy ng paghihiganti at katatagan ng espiritu ng tao, sumulong siya, determinadong harapin ang mga demonyo at gumawa ng landas patungo sa paghihiganti. Habang bumabalot sa kanya ang mapait na lamig ng umaga, ang kanyang walang humpay na pakikibaka para mabuhay ay nagpapatindi lamang sa kanyang pasya na maghihiganti kay Fitzgerald. Samantala, isang nakaligtas mula sa isang kampo ng Pransya ay naghahanap ng kanlungan sa kuta na nagkwento ng isang nakakapangilabot na pakikipagtagpo sa isang hindi kilalang salarin na pumatay sa kanyang mga kasama. Bilang pasasalamat, iniaalok niya ang kanyang mga ari-arian bilang kabayaran para sa santuwaryo. Kabilang sa mga ari-arian na ito, nakilala ni Bridger ang bote ng alak na pag-aari ni Glass na nagdulot ng hinala. Kahit na ang nakaligtas ay nananatiling tahimik tungkol sa pinagmulan nito, naunawaan ni Fitzgerald ang katotohanan. Si Henry, na sinasamantala ang pagkakataon, ay pinakilos ang kanyang grupo para hanapin si Glass at Hawk, na hindi alam kung saan sila naruroon. Gayunpaman, sa halip na si Hawk ang makikita nila, natuklasan nila si Glass na malubha ang kalagayan. Sa isang mabilis na pagtulong, inaalagaan ni Henry ang mga sugat ni Glass, at hindi nagaksaya ng oras sa paglalahad ng kataksilin ni Fitzgerald. Sa kanilang pagbabalik sa kuta, nalaman ni Henry ang pagtakas ni Fitzgerald kasama ang mga ninakaw na pondo. Nagalit si Henry sa pakikipagsabuatan ni Bridger kay Fitzgerald, kaya binugbog niya si Bridger, na nagdududa sa integridad ni Bridger. Gayunpaman, pinatutunayan ni Glass ang pagiging inosente ni Bridger, na nagpapakita ng pagmamanipula ni Fitzgerald. Dahil napagpasyahan na ni Glass na maghihiganti kay Fitzgerald, pinakiusapan siya ni Henry na maghintay hanggang sa gumaling ang kanyang mga pinsala. Dahil sa paghihiganti, binibaliwala niya ang personal na kaligtasan, at iginiit ang pagkaapurahan ng kanilang pagtugis, alam na ang takot ni Fitzgerald ay magtutulak sa kanya na pumunta sa malayong lugar. Sa huli, pumayag si Henry, sumama kay Glass sa kanyang paghahanap para sa hustisya. Sa pagsapit ng gabi, ibinahagi ni Henry ang kanyang sariling mga takot sa pagkakahiwalay niya sa kanyang pamilya, na nagudyok sa isang matinding pakikipagpalitan kay Glass tungkol sa desperado na aksyon na humantong sa pagkamatay ng opisyal, na naglalarawan sa mga haba na gagawin ng isang ama upang protektahan ang kanyang anak. Sa kanilang pagpapasya na pinatitibay ng magkakasamang dalamhati at determinasyon, naglalakbay sila sa hindi kabisado na lugar puno ng panganib at pangako ng pagtutuos. Kinaumagahan, nagpasya silang maghiwalay para madali nilang mahanap si Fitzgerald. Habang hinahagod nila ang kagubatan, hinarap ni Henry si Fitzgerald na naglalayong dalhin siya sa hustisya para sa kanyang mga krimen. Gayunpaman, napatay ni Fitzgerald si Henry, naiwan si Glass upang matuklasan ang walang buhay na katawan ng kanyang tagapagturo. Sa isang desperado na hakbang para sa kaligtasan, ginamit niya ang bangkay ni Henry bilang isang kalasag laban sa mga kasunod na pag-atake ni Fitzgerald. Bagamat nagawa niyang saktan si Fitzgerald, ang tuso na traidor ay umiiwas sa pagkahuli, na humahantong sa isang walang humpay na pagtugis sa walang patawad na kagubatan. Ang kanilang nakamamatay na laro na parang pusa at daga ay umabot sa rurok nito sa isang tabing ilog kung saan nakaharap ni Glass si Fitzgerald. Sa isang brutal at malupit na paghaharap, sa wakas ay nagtagumpay si Glass na lubhang nasugatan si Fitzgerald. Habang nakatayo si Glass sa bangin ng paghihiganti, nahaharap siya sa presensya ng tribo na Arakara, na pinamumunuan ng kanilang pinuno. Sa isang sandali ng malalim na pagsasakatuparan, pinakinggan niya ang karunungan ng mga salita ni Hickok, at itinulak si Fitzgerald patungo sa Arakara, na nagtakda ng kanilang sariling anyo ng hustisya sa kanya. Kasama si Pawak ang babaeng iniligtas ni Glass, iniligtas ng tribo si Glass, at umalis ng walang salita. Palibhas ay pagod ngunit sa wakas siya ay nakakaalis na sa bigat ng kanyang paghihiganti, pinapanood ni Glass ang diwa ng kanyang asawa na nagpapakita sa kagubatan, huminga ng malalim, habang nakahanap siya ng pagsasara sa gitna ng malawak na kalawakan ng hindi kilalang kagubatan.
Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.